back to my YouTube channel. It's me, Monica Pastrana, back again with another video. So, for today's video, ang gagawin natin ay ask me anything. Nag-post ako sa my day ko, tsaka sa Facebook, na ask me anything, sasagutin ko sa YouTube, and comment na, yan. So, may mga friends ako doon na nag-reply sa my day ko. And nag-start silang mag-ask ng question. So, if you're interested, just keep on watching. So, yun. Ang first, si Jelay. By the way, nung ano pa ito niya tinanong eh. Nung unang post ko ng Ask Me Anything. Sabi niya, gaano kahirap mga anak? Hindi kasi ako nahirapan mga anak kasi cesarean ako. Sabi nila, ino-normal daw ako. Kasi inadmit ako 7 a.m. ng umaga. A.m. na umaga pa. 7. Kasi sobrang sakit na. 5 a.m. pa lang na nagising ako. Sobrang sakit na nung ano ko. Parang lalabas na talaga siya. Tapos dumating yung OB ko. 8 p.m. na, bali 8:06 ako nakapag-give birth. Sinesarian ako kasi na overdue dahil yung doktor nga ang tagal dumating. Eh yung baby ko nagpupo na sa tiyan. Bawal ata, normal yun, malalason yung baby. So yun yung nangyari. Then yun, hindi ako umire, walang ganun. Dahil nga, buong process ng pagsesarian sa akin, gising ako. Nakatulog lang ako nung pinakita na sa akin yung baby na, Mom, ito po yung baby nyo, ganyan. Tapos pagising ko, nasa ward na ako, nailipat na ako ng kwarto. Yun. Tapos, after a week, yun, doon na nararamdaman yung sakit ng pagiging pagsesarian dahil may binder kami. Pagsesarian may binder eh, 1 year 'yon bago tanggalin. So 'yun. Tinanong ko kay Jelly kung gusto niya ng mga anak eh. Wala namang boyfriend. Sorry. Sabi ni Maris, kaibigan ko 'to. Since elementary. Masaya ka ba nakilala mo ako? Oo naman. Simula grade 3 hanggang grade 5, nasa section A ako. Pero pagdating ng grade 6, nakilala ko kasi sila dito sa amin, sa Gulibay, sa Batangas. Siguro, grade 5, friend ko na sila eh. Ano pa lang ako, grade 5 ata, grade 4. Pero kasi nasa section C sila. Tapos nung grade 6 ako, nagpalipat ako sa section C. Kasi nandoon silang dalawa ni Jenny, yung kaibigan ko. So, yun. Masaya naman ako. Kasi until now, kaibigan ko pa din siya. Yun. Nakakausap ko naman siya, napupuntahan ko din. So, yun. Masaya ako, friend. Sabi ni Bianca, kailan tayo babalik? Diyos ko! Kailan ba ako uling uminom? Hindi ko na matandaan. Tanduay ice lang ata yun. Yun. Hindi ko pa alam, Bianks, kasi alam mo naman sitwasyon ngayon, pandemic, tas nasa Batangas ka, nasa bawan ako. Sobrang hirap. Saka na siguro pag tapos na lahat ng problema dito sa mundo. Sabi ng mama ko, how about your career? Ano nang mangyayari? Hindi ko din alam, ma. Ay, kasi, wala pang balita sa school namin. Gusto ko na mag-aral ulit, gusto ko na uli pumasok. Pero, saan ako papasok? Wala pa din balita sa online. Nung June, nagpa-fill-up sila sa amin ng form. Via Google Chrome. Tapos, wala na uling update, waiting pa uli. Hintay ka lang, ma. Hindi ko din alam ang mangyayari sa karir ko. Yun. Sabi ni Jane May, nakilala ko to nung mga 2015, ganyan. Yun. Sa Stacy,
Nakikita ko siya doon. IT yata to. Sabi niya, ba't ang hirap kalimutan yung minahal mo ng sobra kahit na ang tagal na niyang wala sa buhay mo? Bakit ang hirap pag-move on? Mahirap siyang kalimutan siguro dahil, yun nga, minahal mo siya ng sobra. Tsaka siguro madami kayong mga memories nagawa, nabuo. Kaya ang hirap, mahirap para sa'yo ang mag-move on. Kung ako sa'yo, ano na lang, si ano ba to? Charot. Kung ako sa'yo, just go with the flow of your life na lang. Magpakasaya ka na lang sa ibang bagay para malimutan mo siya. Para malimutan mo siya kahit papano. And mag-focus ka na lang sa mga ano activities na pwede mong gawin sa araw-araw. Sa trabaho, ganyan, sa family. Para unti-unti kang makamove on sa kanya. Yun. Yun lang. Sabi ni Christine, lately ko lang to naging friend, pero okay naman siya. Mrs. ang tawagan namin ito. Pares na kasi kaming may anak. Yun. Hindi ko din akalain na makaka-close ko to. Kasi first impression sa kanya, mukha siyang ano, mataray. Pero pag nakakausap naman, okay naman siya. So, yun. Napalagay na din yung loob ko sa kanya. Sabi niya sa akin, paano magmahal si Monica? Paano daw ako magmahal? Simple lang. Ako kasi pag nagmahal, pag mahal ko, mahal ko na. Hindi. I mean, pag may nakikita akong ano, yung good side sa kanya, parang doon na lang ako nagpo-focus. Tapos pag may bad side, iniintindi ko na lang. Kasi, yung una mong nakita yung good sides niya, hindi mo pa naman nakita yung mga bad sides niya, pero mahal mo na. Yun. Ewan, madali akong mapol. Lalo sa mga action na ginagawa, ganyan. Pero hindi na ngayon. May asawa na ako. So, yun. May isa pa siyang tanong, si Christine. Pahabol niya. Sabi niya, ano yung best experience ko daw nung dalaga pa ako? Siguro yung ano, hang out with friends. Pag kasi ano, pag lumalab, nung college siya sa BSU, inabot kami doon ng 7 ng gabi sa school. Last ano namin yun, last subject. Yun. Best ano, memories ko or experience, yung nalabas kaming magkakaklase pagtapos ng prelims, midterm, ganyan. Sineselebrate namin lagi yon. Kahit hindi namin alam kung pasa o hulog kami. Ganon. Yon, masarap lang buhay ng college. Pero yun nga, wala akong magagawa. Kasalanan ko to lahat. Lagi akong sinisisi ng mama ko kahit ngayong ano, malaki na si Bryle. Sinisisi niya pa din ako. Sorry na. Yon. Tapos, sabi ni Kuya Chad, define love itself word. Hindi ko alam kung define self-love o define in one word. Pag dinefine mo yung love, yun kasi yung nararamdaman. Love is what one feels. Yung nararamdaman ng isang tao. Maaring may nararamdaman tayo sa kanila. Maaring may thoughts tayo na hindi natin kayang mabuhay nang wala sila. Pero yung realidad, hindi naman talaga natin sila mahal. Para kasing, ano eh, nadadala lang tayo sa nararamdaman natin na hindi naman tayo sure dun sa nararamdaman na yon. Yung mga ganun, untold. Untold. Hindi. Yun. Yun, basta ang gulo. Pag nagmahal ka talaga, magulo. May tanong yung kaklase ko si Dexter. Sabi niya, sabi ni Dexter, sa panahon ngayon, yung paggalang sa kababaihan, inewawala na. Kasi, pansin ko, ay puro malalaswa na ang content ng karamihan ng babae sa TikTok. Ako, wala akong application na TikTok. Pero, napapanood ko yung iba sa YouTube, tsaka sa Facebook.
yung mga compilation ng TikTok, napapansin ko nga yung mga ganun. Alam mo, Dex, yun kasi depende din sa kanila. Kung masaya sila sa ginagawa nila na ganun, yung malalaswa na yung ginagawa nila, nasa kanila na yun. Kaya pag ginudge sila ng tao, nasa kanila na yun. Hindi, kasi unang-una, kung ikaw ay malawak ang pag-iisip mo, wala yan sa pananamit, wala sa paggalaw. Nasa ano yan eh, nasa tao na makakakita sa'yo, na mag-judge sa'yo, sa nakikita niya sa'yo. Nasa kanya yon kung paano niya i-interpret yung nakita niya. Kung para dun sa mga yun, nasa kanila na yon. Pag sila, ano, tawag dito, nabastos, ganyan, nasa kanila na yon. Kasi, kung gusto mong irespeto ka ng tao, irespeto mo muna yung sarili mo. Yun lang yun eh. It's a simple explanation. Para irespeto ka nila, you should respect yourself first. Yun. Yun lang. O yun. Wala na akong ibang nahanap na tanong eh. Siguro, ano na lang, gagawa na lang ako ng part 2 ng Ask Me Anything para hindi bitin. Kasi ilang question lang to, i-pop up ko na lang dyan yung ano. Ipa-flash ko na lang sa screen yung mga tanong nila. Kasi sinulat ko dahil ang gamit ko ay phone sa pagbablog. Isa lang naman ang phone ko. May tablet ako pero nasa asawa ko ginagamit niya. Nasa kanila siya eh. So, yun guys. Thank you for watching. If you like this video, give it thumbs up. Thumbs up and comment down below. And please subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye! Thank you!